Tandaan po natin ang mga secretary sa gabinete serving at the pleasure of the president. Siyempre, kapag sila po'y pinagkakatiwalaan pa ng Pangulo, eh, nasa kanila yan kung mananatili sila o hindi. Pero kung hindi na nagtitiwala ang Pangulo, nasa Pangulo din ang prerogatibo para palitan po siya ng sa tingin ng Pangulo na karapat-dapat para sa posisyon na yan. I am not saying na si Pangulong Bongbong Marcos hindi nagtitiwala dito kay Benjamin Diokno, sapagkat sa unang mga pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung babalikan po natin, nang nagkaroon po ng issue dito kay Diokno, alam niyo napakaraming issue na binabato kay Diokno, pero pinagtanggol po siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa po sa pinaka visible na critics nito pong si Benjamin Diokno ay ang dating Secretary of Agriculture na si Manny Piñol. Ito pong si Manny Piñol, mga tol, very vocal po ito laban kay Secretary Diokno kasi magkaiba po sila ng paniniwala sa governance. Kaya nga naman, noong September 11, 2023, may post po itong si Manny Piñol ng mga sumusunod. Sabi niya, nagulat after publicly saying that he was not consulted and was surprised by the order of President Marcos on the rice price cap, Finance Secretary Benjamin Diokno suddenly backtracks and declares that the economic team supports the presidential decision. Nagulat lang siguro. Sarkastiko yung post po na ito nitong si Manny Piñol. Kasi ang naging tugon po dyan nitong si Benjamin Diokno nung lumabas po yung price cap sa bigas noong September ay ang mga sumusunod. Nagulat, nasa Japan kami talaga when it was announced. Nasa Japan kami, magkatabi kami ni RC. We are talking with the Japanese ministers. Nagulat nga kami. Lumabas sa ano, di ba what? Oh, yan ha. Yan yung pahayag ni Secretary noon na si Benjamin Diokno. At dahil po sa naging panawagan ng ilan na paalisin itong si Secretary Diokno at nagkaroon ng rumors na papalitan siya, sinoplak ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga katanungan na yan at impormasyon. In fact, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sumusunod. Pakinggan po natin ang balita. Fake news. Pero dito, ipagtatanggol ko si Pangulong Bongbong Marcos dahil totoo naman, fake news, na si Secretary Diokno ay papalitan nitong si Congressman Salceda. Dahil ang katotohanan ngayon, hindi po si Salceda ang pinalit kung hindi si Ralph Recto, isang kongresista din po sa kasalukuyang 19th Congress. Pakinggan po muna natin, balikan natin ang mga balita. Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may balak siyang palitan si Finance Secretary Benjamin Diokno sa pwesto. Ito'y matapos umugong ang sabi-sabing papalitan siya ni Albay Congressman Joey Salceda. Fake news. Yan. Yun po yung fake news, ha. Kaya wala pong pagsisinungaling sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang linaw naman eh, hindi naman si Salceda ang pumalit kung hindi si Recto. Ang impormasyon kasi sinasabi, papalitan ni Salceda si Benjamin Diokno. It was on September 2023. Tuloy natin ang balita. Sir, I don't know where it comes from. Why would I do that? We've assembled a great team. We're trying to go down a certain direction. It's a very, very poor time to as they say, change horses in the midstream. Ipinagtataka rin ni Diokno kung saan nga ba galing ang impormasyon na hindi maganda ang kanyang relasyon sa Pangulo. Wala rin anya siyang alitan kay Salceda. I don't know where this is coming from, right? I'm probably not in this game to even bother about this. Okay, I just work non-stop, unceasingly, to do my job. And I always think of what's the greatest good for the greatest number. Okay? Okay. Yan. Nadinig po natin, ha? Sa ngayon, although napalitan itong si Diokno, wala po tayong nakitang negatibo na ipinahayag dito ng ating Pangulo in particular o ng kanyang mga kasamaan sa gabinete. Maybe there are reasons na hindi po natin alam kung bakit napalitan itong si Diokno.
Kasi lahat naman po ng mga nakalagay sa balita at sinasabi ng mga blogger ay purely speculations. May mga nagsasabi na siya po ay inalis para daw po maupo sa Maharlika Investment Corporations, which on my analysis, hindi yun possible na mangyari. Pero kung mangyari, okay lang naman dahil magaling naman din talaga itong si Jokno pagdating po sa usapin sa pananalapi. Kaya nga po, nag-serve siya sa lahat ng mga administrasyon sa mga nakalipas na panahon. Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit napaka-imposible na maalis siya bilang Department of Finance Secretary tapos ilalagak siya sa Maharlika Investment Corporations. Puntahan muna natin ang balita ano tungkol po dyan sa pagpapalit ng liderato sa Department of Finance. Unahin po nating basahin ang balita mula po sa Rappler bago po natin puntahan at i-compare yung balita ng GMA. Sabi po dito, first update, Malacañang officially announces that House Deputy Speaker Ralph Recto will replace Benjamin Jokno as Finance Secretary. Here's a look back at some incidents hinting that Jokno was out of the loop on key economic policies. Una, kung balikan po natin yung sinambit natin kanina, all cabinet secretary serves as at the pleasure of the president. Napakahalaga po ng punto na yon. Kapag ka ang tiwala na yan ay maaring ibinigay na sa iba, then it's time for you to go. Nangyari po yan sa ating Secretary of Communications na si Trixie Cruz Angeles at siya ay pinalitan nito pong si Secretary Garapil. Nangyari din po sa ating Executive Secretary at siya po ay pinalitan nito pong si Executive Secretary Lucas Berzamin. Si Attorney Vic Rodriguez yung tinutukoy kong pinalitan ni Berzamin. Tuloy po natin ang balita. Political allies have congratulated House Deputy Speaker Ralph Recto on Thursday, January 11, for his appointment to the Department of Finance hours ahead of an official announcement from Malacañang. Maybe marami po sa inyo na tututol sa appointment ni Ralph Recto kasi branded po talaga siya na Liberal Party. Ibig sabihin, dilaw talaga siya. At ang pinaka-significant na hindi makakalimutan ng tao ay siya po ang mga author ng batas katulad po ng IBAT, ng Rice Tarification Law at ilang pang mga batas na may kaugnayan sa pananalapi. At sa mga batas na yan, ang talagang tinamaan po ng todo ang mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Biruin mo, bibili ka lamang ng delata. Sa pagbili mo ng delata, nakalagay po doon ang 12% value added tax. For example, sa halagang 10 pesos, dahil nga po may value added tax ito, babayaran mo na ito ng more than 12 pesos. Sayang din yung 2 piso kung simpleng ilustrasyon lamang ang ating pag-uusapan. Pero tandaan po natin na sa bawat pagkakataon o sa bawat panahon, meron po talagang pangangailangan na maaaring ma-address lamang para sa isang sakripisyo. At ang masaklap na katotohanan ng mga panahong iyon, sinakripisyo ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang pangkaraniwang Pilipino para po sa ikabubuti ng mas nakakaraming Pilipino. Ano ang ibig sabihin nun? Ang BAT kasi, syempre, kinonsepto yan ng Kongreso. Pinagdebatehan yan, although ang primary author dyan, itong si Ralph Recto. Pero pinagdebatehan yan, nanalo sa debate na ang BAT makakatulong nung mga panahong iyon hanggang sa kasalukuyan para po sa ekonomiya ng bansa. At bilang presidente, titingnan mo ngayon at babalansihin mo kung ano ang mga pinagtalunan sa Kongreso at kung ito ba talaga ay makakatulong sa Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino. Pinaburan ni Gloria at hindi niya binito yung BAT. Kasi ang katotohanan, nakatulong po talaga sa ekonomiya ng bansa at hindi po maikakailayan na ang value added tax, malaki po ang naitutulong sa ekonomiya ng bansa. Tinatranslate po ito into public services. Tinatranslate din po ito partikular sa mga ayuda na natatanggap po ng mga mahihirap nating kababayang Pilipino at sa iba't ibang mga programa. Kaya
bumabalik din naman po yung sakripisyo na ibinibigay po natin sa pagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng mga serbisyo na ipinagkakaloob po ng gobyerno. Huwag lang sanang ikukurap ng mga kurap na politiko. Yun kasi ang pinakamahalaga rito. Yung return ng ating pagbabayad ng buwis para naman sa serbisyong ipagkakaloob ng ating gobyerno. Kaya sana, maunawaan po natin na ganun talaga ang buhay eh. May mga sakripisyo po tayong ginagawa para po sa ikabubuti ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, kapwa Pilipino in general. Tuloy ko po, sabi pa po dito, Recto's appointment was first confirmed by his wife, actress and former politician, Vilma Santos Recto. She said Recto's oath-taking will take place on Friday, January 12. Na-excite si Vilma. Wala pang official announcement. Ang Malacanang, nai-announce niya na kagad sa publiko. Kaya naman, kinumpirma po ito ng Malacanang kahapon o kagabi. At kaugnay po ng pagkumpirma na yan, sinasabi na mamayang hapon, makakasabay po sa oath-taking nitong si Ralph Recto, ang isa din pong mag-take oath bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na si Frederick Go. Sabay po sila mamaya. Rumors of Recto replacing Benjamin Jokno as Finance Chief have been swirling for months. Matagal na po ito eh. Pero ang talagang matunog na papalit sa kanya ay si Salceda. Pero katulad po ng binanggit ng Pangulo, fake news ang pagpapalit kay Jokno kung si Salceda ang magiging sekretary. Jokno earlier evaded questions about the then loose talk on the cabinet shakeup, noting that he does not comment on rumors. Ayon po kay Jokno, I don't know where it comes from. Ito po yung napanood natin sa balita kanina. Why would I do that? We have assembled a great team. Ay, hindi. Ito po yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. At saka, and we are trying to go down a certain direction. Ngayon, ano ba ang mga parang pinaghugutan ng mga espekulasyon na ito na papalitan si Jokno? Kasi nagkaroon po ng price cap noong September. Ito po ay parang sinasabi na again si Jokno, even yung kanyang undersecretary na si, kalimutan ko na yung pangalan, na binitawan na rin po ng kasalukuyang gobyerno, ay tumutol nga po doon sa price cap. Pero ang price cap kasi, alam naman natin ang naging epekto po nito para sa ating mga kababayang Pilipino. Nakatulong talaga ito ng malaki during that time na yung bigas ay tumaas ng tumaas ang halaga nito sa merkado. Ngunit parang hindi yon naging katanggap-tanggap kay Jokno that time dahil nga agin siya doon sa policy na yon. Pero tandaan po natin na kung merong ipinatutupad na policy ang Pangulo, lahat ng ang kanyang pinagkakatiwalaan ay obligated na sumunod. Yung mga sekretaris niya sa gabinete, wala po silang magagawa kung hindi sumunod at ipagkatiwala ang barko sa kapitan nito. Walang iba kung hindi ang Pangulo ng Pilipinas. Kapag ka ikaw, nag-criticize ka, dapat panindigan mo ito sa pamamagitan ng pagbibitiw doon sa posisyon na pinangahawakan mo. Kaya nga may panawagan ngayon, on the other hand, dito naman sa Secretary of Education natin na si Vice President Sara Duterte. Kasi kinikriticize niya si Pangulong Bongbong Marcos sa pulisiya na ipinatutupad nito samantala nananatili pa rin siyang gabinete ng Marcos administration. Ngayon, kung nangyari ito kay Jokno, during that time na siya ay nag-criticize doon po sa o nagpahayag ng pagtutol doon sa price cap at ngayon napalitan po siya na bilang sekretary ng Department of Finance, possible din ngayong mangyari ito kay Vice President Sara Duterte bilang Secretary of Education. Time will tell. Baka sa mga susunod na panahon, eventually i-replace ng ating Pangulo. Pero this is speculations mga tola, itong si Sara Duterte. Yesterday, nagkaroon po ng meeting sa Malacañang, at nandoon naman si Vice President Sara Duterte. Pero most of the time, syempre, ang nagsasalita, as usual, yung kanyang mga secretaries, kanyang mga undersecretary at assistant secretary. At doon, pinagdiinan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Education na dapat tutukan ang kalidad ng edukasyon. Bakit yon sinasabi
ni Pangulong Bongbong Marcos. Probably, nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos ang kakulangan ng Department of Education sa pagtugon nito sa kanilang mandato. Partikular doon po sa nakalipas na administrasyon kung saan ang PISA, eh, sa resulta nito, napakababa para sa ating mga mag-aaral. Kaya sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, tutukan, pataasin ang antas ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Order po iyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Education, sa Secretary of Education, not necessarily sa ating Vice President na si Sara Duterte. Kasi dapat tingnan natin na dalawa po ang gampanin ngayon itong si Sara Duterte bilang Vice Presidente at bilang Secretary of Education. Kung hindi siya effective bilang Secretary of Education, eh probably dapat bitawan niya na po yung pagiging kalihim sa Department of Education at ipagkatiwala niya na lamang ito sa ibang mas makakatulong para po sa ating mga mag-aaral. Ganun pa man, again, babalik tayo sa principle na those secretaries are serving at the pleasure of the president. Probably, sa panahon ngayon, sa kasalukuyan, ay patuloy pa rin pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nananatili po siya dyan as Secretary of Education. Ngunit, sa aking spekulasyon, babalik ako sa sinabi ko kanina, kung nangyari ito sa mga nakaraang sekretary, Attorney Vic Rodriguez, kay Trixie Cruz Angeles, at dito ngayon kay Benjamin Jokno, possible din na mangyari ito kay Sara Duterte as Department of Education Secretary. Ngayon, kilalanin naman natin kung sino po itong si Ralph Recto. Kasi basically, ang pagkakakilala po ninyo kay Ralph Recto ay dilaw. Dilaw siya, kaya hindi katanggap-tanggap na siya ngayon ay kabilang sa Marcos Administrations. Maganda po ang opportunity na ito para maipakita po ng Pangulo na meron po talagang unity sa kasalukuyang gobyerno. Kasi ang unity, hindi po ito nagmumula sa kasamahan mo lamang. Ang unity, dapat kahit kalaban sa politika, kapag ka makakatulong naman ito para sa sambayan ng Pilipino, ibigan mo ito ng pagkakataon. Provided na yung mga kahilingan ni Pangulong Bongbong Marcos o kagustuhan niya sa kanyang makakasama sa gobyerno ay nakikita doon sa tao. Una, best among the best. Si Ralph Recto ay maituturing na best among the best kasi talagang magaling po ito, particular sa matematika. Kapag ka ikaw finance secretary o ang usapin ay pananalapi, hindi pa pwedeng obob ka pagdating sa matematika. Lahat ng mga economist magagaling po sa math. Kaya ngayon nga yan yung nilalayon na matapos na kurso nitong si Thinking Pinoy, di ba, or RJ Nieto, doon po sa University of Bristol. At sabi pa ng Pangulo, dapat meron kang malasakit para sa mga kababayan mong Pilipino. Eh, hindi naman siguro maihahalal bilang senador at kongresista itong si Ralph Recto kung sa tingin ng mga ibang Pilipino na naniniwala sa kanya, wala siyang malasakit. Siyempre, ang paniniwala nila, meron itong malasakit para sa sambayan ng Pilipino at sa bansa. Ikatlo, hardworking. Hindi niyo po maikakaila na kahit dilaw po itong si Ralph Recto, napaka-hardworking politician po nito. Yung mga patunay na pagsasabatas, paglilingkod niya sa Batangas, ay katunayan po iyan na hardworking public servant itong si Ralph Recto. At higit sa lahat, willing po siya na maglingkod sa kasalukuyang gobyerno at sa sambayan ng Pilipino. Lahat po ng mga binanggit natin na yan, nakikita natin ngayon, dyan po kay Ralph Recto. Pero ano ba talaga si Ralph Recto? Sabi po ng mga kasamahan niya sa Senado at ilang kongresista ay ang mga sumusunod. Sabi in particular nitong si Senate President Mig Zubiri, in the Senate, we always regarded him as the resident number genius. This was not just for his mathematical ability, but more importantly for his ability to immediately see the big picture implications of these numbers. Ayun pa po kay Senate President Mig Zubiri, more than most
He understands how to bridge the gap between the abstractions of mathematics and the very concrete realities that we face as a nation. So I have no doubt that he will be a good finance secretary who will continue to push the country along on the road to greater economic prosperity. Itong binanggit po na ito nitong si President, Senate President Miguel Zubiri reflects kung bakit nagkaroon tayo ng value-added tax. Kasi muli hindi ko pinagtatanggol si Ralph Recto. Gusto ko lang sabihin sa inyo ang katotohanan that during the time of President Gloria Macapagal-Arroyo, bumagsak ng bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Marami po kasing dahilan. Unang-una, nawalan po ng tiwala ang mga investor dahil po nagkaroon ng transition of government sa hindi inaasahang pagkakataon mula po sa Estrada, naging Macapagal administration. Tapos, ang epekto nito, hindi maganda para sa ekonomiya. Bumagsak ng bumagsak ang usapin sa pananalapi at sinabayan pa ng kaliwat kanang problema sa iba't ibang bansa na nagdulot po ng inflation sa ating bansa at iba pang mga problema sa usapin ng pananalapi ng bansa. Na konsepto ngayon ang value-added tax at ito ay nag-save sa ekonomiya ng bansa ng mga panahong iyon, particular sa pangungulekta po ng kaba ng bayan. Yan po ang katotohanan dyan, mga tol. I just want to give emphasis on that para maunawaan natin na hindi sa lahat kasi ng pagkakataon, yung kagustuhan natin, pabor para sa atin ang mangyayari lamang. May mga pagkakataon na we have to sacrifice para lamang po sa ikabubuti ng pangkalahatang Pilipino at sa buong Pilipinas. O ayon pa po, dito naman sa isang senador na si Escudero, sabi niya po kay Recto, able and capable addition. In short, mga tol, ito pong si Ralph Recto sa paningin ng mga kapwa niya senador, talagang makakatulong sa ating gobyerno. Pero sa tingin natin, pero sa atin, iintayin natin yan kung talaga nga namang magpo-produce ng maganda itong si Ralph Recto. After all, we are all supporters of Pangulong Bongbong Marcos. Kayo mga loyalista, ako PBBM supporter, and we have to trust yung decision ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala kasi ako na bawat decision ni Pangulong Bongbong Marcos ay para po sa bansa at para sa bawat Pilipino. Para naman po sa iba pang mga senador, tinawag po nilang vote of confidence. Ito pong nangyayari dito kay Ralph Recto. For his part, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, Senate Ways and Means Committee Chairman vouch for Recto's extensive experience in finance and economic policy. According po sa kanya, confident po siya na may kakayahan ito pong si Ralph Recto para sa mga inisiyatibo na maaaring makatulong sa reforma ng ating bansa, particular sa ating tax system. Dagdag pa ni Gatchalian, the Senate Committee on Ways and Means look forward to working collaboratively with him to realize our shared objectives and foster a more robust and prosperous future for our nation. In short, mga tol, lahat ng mga sinasabi ngayon nito pong mga kapwa niya senador pumapabor para kay Ralph Recto. And maybe, sa mga pangkaraniwang Pilipino, pabor pa rin naman ang pagtingin nila dito kay Ralph Recto. Naapektuhan lang kasi yung decision making natin o yung ating trust and confidence dahil sa kulay na pinanggalingan po nitong si Ralph Recto, which is yellow. Pero babalik lang po tayo ulit. Wala pong tunay na pagkakaisa kung ang magkakasama lamang ay magkakakulay. Tandaan po natin, dapat ang color wheel, for example, ay binubuo ng iba't ibang kulay. At kung wala ang isang kulay dyan, hindi po mabubuo ang color wheel. Ganon din po ang unity. Dapat lahat po ng kahit kalaban sa politika, kapag panunungkulan na ang pinag-uusapan, i-welcome po natin at tanggapin at ipagkatiwala na ito'y makakatulong para sa bansa at sa bawat Pilipino. Another senator na nagpahayag po ng pagsuporta para kay Recto is si Senator Sunny Angara. Tinawag niya pong political acumen and sterling intellectual abilities meron itong si Ralph Recto. Sabi pa po nitong si Angara, his knowledge of the political and fiscal structures of the country
will serve us well in the future. Ganyan po ang pagtingin ng kapwa niya senador. Even ito pong si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel, nagpahayag po ng kanyang nasa loobin tungkol po sa appointment nitong si Ralph Recto. Ayon po dito kay Coco Pimentel, with Recto on his assumption to a difficult job at a very turbulent moment. Kasi sa paningin itong si Coco Pimentel, medyo napakahirap ng sitwasyon ng usapin sa pananalapi sa kasalukuyan. Kaya probably nakikita niya na malaking tulong ito pong si Senator Recto sa kasalukuyang gobyerno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, dumako tayo doon po sa espekulasyon naman ng ilan po nating mga kababayang Pilipino. Kasi may mga nagtitiwala pa rin dito kay Jokno at sinasabi po nila na ito po ay paraan para po mailipat siya sa isang mas mahalagang posisyon na makakatulong sa kasalukuyang gobyerno. Which, sa akin paniniwala naman, mukhang hindi po ganon ang circumstances. Kasi tandaan po natin na kasabay po ng issue na yan, kasabay ng rumors na mapapalitan itong si Jokno, ay ang pagkaka-appoint din sa tumatayong presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporations. At walang iba kung hindi itong si Rafael D. Consing Jr. Siya po ay inappoint ng ating Pangulo bilang presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporations. At kung babasahin po ninyo ang balita na ito, napakaganda ng track record nitong si Consing. Kaya naman, very capable siya na pamunuan ito pong Maharlika Investment Corporations. At saka, huwag din po nating kalilimutan na bilang Department of Finance Secretary, you are the chairperson emeritus. Tama ba? Ng Maharlika Investment Corporations. Kaya para saan pa na ikaw ay ibababa ang posisyon para po sa nabanggit na Maharlika Investment Corporations. Pero syempre, iyan naman ay aking opinion at spekulasyon lamang na talagang itong si Jokno, let go na ito para sa kasalukuyang gobyerno. Kumbaga, nakapag-serve naman na siya ng mahigit isang taon sa Marcos administration at probably, baka may mga puntos siya na hindi na umaayon sa paniniwala ng ilan po niyang kasamahan sa Marcos administration, even sa ating mahal na Pangulo. Pero hihintayin natin kung ano talaga ang mangyayari sa hinaharap. Ang mahalaga, maganda ang exit nitong si Jokno at wala rin tayong nakitang negatibo na nagmula sa ating Pangulo tungkol po sa performance nitong si Benjamin Jokno. Yan lamang ang aking simpleng analysis dito sa issue na ito. Sa mga nagtatanong kung bakit pinalitan si Secretary Benjamin Jokno diyan po sa Department of Finance, hindi po natin yan masasagot ng 100%. Kasi wala po talagang dahilan na ipinahayag ang Malacanang tungkol po sa pagpapalit ng Secretary of Finance. Inuulit natin, may bago na po tayong Secretary of Finance na mag-oath mamaya sa Malacanang at ito po ay sa katauhan nito pong si House Deputy Speaker Ralph Recto. Ano ngayon ang mangyayari sa posisyon nitong si Ralph Recto diyan sa Kongreso? Siya po ay kongresista. Ngunit ang natitira na lamang na panahon bilang kongresista ay nasa kalahating almost 1.5 years na lamang. Kaya wala na po yung posibilidad na magkaroon po ng special election para maghalal po sila ng kongresista diyan po sa Batangas para palitan itong si Ralph Recto. Ang nakikita nating mangyayari diyan ngayon, magkakaroon ngayon ng caretaker ang House of Representative para tumayong representative sa distrito na pinaglilingkuran nitong si Ralph Recto. Maraming salamat sa inyo mga tol. Ano ang masasabi ninyo dito sa pagpapalit ng leadership ng Department of Finance? Kayo ba ay umaayon sa ating bagong secretary
na si Ralph Recto. Ano naman din ang nasasabi ninyo sa naging paglilingkod nitong si Benjamin Jokno sa loob po ng 18 months diyan po sa Department of Finance bilang kalihim nito.